Good afternoon guys, Batang Santum Guy. Magche-change oil po tayo ng click 125 guys. Yung click ko nito guys, lagi sa kasa po to. Mga 2 years na po siyang lagi nagche-change sa kasa. At sa araw po ito, ako na ho ang maglakas loob na buksan at i-change oil ko sa sarili ko guys. Kaya sa nakikita ko nung araw na diyadala sa kasa yung motor ko nito, tinatandaan ko po yung pinipihit at ginagawa nila. At ngayon, sarili ko, inabay ko na po guys. Pero hindi ako guys, nag-try na buksan yung change oil sa ilalim guys. Doon sa ilalim lang guys, hindi. Dito ko guys, nag-open sa ano guys. So, dito ko nag-open sa filter niya guys. Ito filter guys, ito. Ito guys. Ito guys yung posisyon ng filter guys, ganyan tinandaan ko guys, ganyan ang posisyon. Kaya pinatulo ko guys yung napakaitim na ano guys, napakaitim na oil guys, last oil guys, synthetic guys to, puro synthetic yung 800 ml na nilagay natin guys last 3 months pa, kasi service ko lang, pero gayon pa man maitim na siya guys. So yes guys, sa ngayon pinapano ko siya, tinagilid ko to guys to. Pag dito guys sa filter, na-observe ako guys, pag sa dito ka dumaan sa filter, merong hukay guys sa dito, yung hukay yung parang dinadaanan guys ng oil para salain guys nitong filter guys, para salain itong filter. So, nakita ko yung hukay yung oil. Ang ginawa ko nung maubos na yung labas ng oil, inano ko to guys, tinagilid ko siya ng naka degrees guys yung motor, tinagilid ko siya hanggang sa mawala yung patak niya. At yung guys napuli ano na guys yung ano, tinatamad guys ako mag ano dun sa ilalim, pero sa tingin ko guys parang okay na dito kasi ubos na guys yung oil niya, talagang siding yung naka slanting na guys yung motor ko. Talagang ubos na guys yung katas. Yung kanal guys, hinawakan ko talagang totally ubos na guys. Kaya guys, ito, nililinis ko tong filter niya, yung posisyon ng filter, ganyan kanina yan. Talagang babalik ko sir ng ganyan din. Yan, ganyan din ang balik. Kasi ganyan ang tinanggal ko yan, ganyan tinanda ko kanina. Saka, ito yung ipapalit natin guys. Ito yung change oil natin guys, oh. Yung gawa naman ng PTT, same synthetic nga lang guys, pero 10W/40 rin, kaya yan ang yan natin by 40 rin guys yung yan natin. Kaya maya nalagay ko na yan. Kaya dito naman ano, itong may bumipig. Ano yon? Meron pa kayo na upuan? Upuan? Upuan ng door. Ano lang hindi dyan eh, badya. Baja lang eh. Wala eh. TMX meron. May TMX ba? Ay, baja lang yung nakasabit eh. May pang TMX ba? Ay, parang may pang TMX. So, ito. Magkano kuya? Ano lang yan? 650 na lang. Wala bang bawas? Hanggang 600 lang. 700 dati yan eh. 550? Eh, tatanong natin sa may-ari. Sige, tatanong ko sa may-ari ah, kung bibigyan ng 550. Sige. Siya kasi namili sa monumento niyan eh. Oo. Oh. Dali guys ah. Oo, tama. Ano yung motor niya? Do you want me to be here?
550. Meron naman 30. Kanabala kayo, Joshua. Sige, 550. Hinahanap nga kita sa araw kayo, no? Tinatanong kita, eh. Hindi, yung barkada yung nangangka. Kuwala yun din sa likod. Eh sige, 550 lang. Kung nabahala kay Joshua yan. Konti-konti ng tubo yan. Hindi, commitment. Madali lang yan. Papatong man dyan yun. Ito lang. Ano lang yun? Oo. Hindi, pang ano talaga yan. Pang pang-TMX yan. Pang rakal. 650 lang ito talaga. 550. Ako nabahala kay Joshua. Diba, ito ko yung muna tatanggalin ito si Gagat. Oo, eh. Ito yan yun. Saka ano yan, yung sakto talaga yan sa mga ganyang motor yan eh. Kapag naalala mo, TMX ang inaan. Oo, TMX, yung Euro, yung Motopos, Rusi, isa lang yan. Hindi pa rin ito. Oo, hindi pa. Nangawala ka Diyos, konti-konti na tubo yan. Hindi, nangangapas ako sa'yo ganyan. Hindi lang ito si Alvaris. Oo. Okay, okay. Guys, nagbenta tayo guys ng upuan. Tropa yung bumili, kaya guys, konti lang yung tubo. Ito naman guys, ano, ito naman gear oil natin guys. Madali lang to, binaklas ko dito guys. Binaklas ko guys dito, dinrain ko yung kanyang ano. Ganun din, tinanggal ko isa nito para mabilis yung pag-drain niya. Nilinis ko to guys, pagkalinis ko nito, binalik ko siya. Tapos dito ko pinadaan yung ito guys, isinuot ko rito, bombit. Sandali lang siyang ikas kasi 120 ml lang to. Kinaros ko na siya guys. Ngayon okay na to. Ito yung ano nya, itong pinaglagay ng gear oil. Lalagyan ko naman guys na ano, ng PTT, ano nito, pagtsatsaga-tsagaan ko siyang ilagay dito para i-shwa ko dun sa ano, sa inlet ng ano, ng check ng oil. Maya-maya i-close ko na to para ano na, mag-change oil na. Ganun guys, ganun lang pala guys sa ngayon. Itong click ko, ako na mag-change oil. Bali mga 1,005 kilometers siguro. May ano naman to dito. Meron namang may record natin dito guys sa dashboard nya. Ganun lang guys. At unti-unti na nalalaman natin yung pag-change oil. Itong sana ko, nalaman ko nito, na-change oil ko nito sana kong luma. Na-change oil ko nito. Itong badya, na-change oil ko na rin siya. Napalitan ko na siya ng kadena. Dati inuupa-upa ko yan guys. Ngayon okay na. Nalalaman natin unti-unti guys. Ang mesa lang lang kong problema guys dito. Ito. Itong smash na ito guys. Dahil nga may motor na bago na yung bunso ko. Hindi na nagagamit. Pati yung isa nagagamit pa naman. Yung isang Muson nagagamit pa niya. Ito halos hindi na niya ginagamit. Kaya ano, isang araw nakarambuan na video ko nito, ay upload ko na guys yung pinalitan ko siya ng karburador kasi hindi ako sanay maglinis ng karburador na stock. Pinalitan ko siya ng bago fuel cap, spark plug, mga bago na yan guys. So ang nagiging problema ko guys dito, tumatakbo siya,
umaandar siya, pero kinabukasan, nahihirapan na akong paandarin. So, nagtanong-tanong ako sa mga mekaniko. Hindi na ako tumingin sa YouTube o sa ano. Nagtanong na mismo ako dun sa kaibigan nating mekaniko na na customer natin sa mga pyesa, at sinabi sa akin, sa mga ganitong diaphragm na motor, kailangan yung hose niya dun sa mga carburetor, diretso dun sa carb niya, diretsuhan. Kasi ang dating ano nito, guys, kaya pala yung hose niya matigas, diretsuhan, double hose, ganun pala yan. Kaya pala kailangan walang singaw yung mga diaphragm na ganito, walang singaw, kasi oras na magkasingaw mahihirap at paanda rin. Kaya yun ngayon ang ating, kaya kasi ginawa ko, nagtipid na ako dun sa hose, pinutol ko, nilagdiotong ako, akala ko para ordinary na kagailan ng mga dituti ng motor. So sa linggo yun naman ang aking pag-aaralan. Bibili ako ng hose na diretsuhan. Ganun lang, guys. Basta yung mga motor namin, maintenance. Ako na lang halos ang yung mga maintenance lang, guys. Hindi, guys, yung mga sira. Hindi natin alam yan. Mga sira ng mga modelo ng mga motor. Hindi pala natin alam. Pero yung replacement, medyo pinag-aaralan natin. Particular yung mga changeover. Paano, guys? Hanggang sa muli. At unti-unti, may na-upload na naman tayo. At kung may makapanood dito, siyempre kasi observe, ano ko na experience ko na sa motor namin. Ano, guys, so hanggang sa muli, bye bye.